Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tuturuan ko kayo na naman makagawa ng sarili ninyong mensahe sa English sa madaling pamamaraan. Okay po? Bali, ang kailangan nyo lang pong gawin ay matandaan po lahat ng mga salitang ito para marami po kayong magawang sentence. Okay? So, pipili na lang kayo kung alin man ang kailangan ninyong salita sa inyong gustong gawing mensahe sa English. Okay? Bali, ito pong mga salitang ito, ang tawag po sa kanila ay adjectives. Bali, pag sinabi kasi nating adjective, siyan po yung salita na ginagamit natin panglarawan sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Kunyari, dito sa hayop, kunyari yung hayop ay nakita mong nauuhaw, itong salitang uhaw o thirsty, yan po ay tumutulong para mailarawan natin na o masabi natin na yung hayop na nakita nyo ay nauuhaw. So, inilalarawan natin yung kanyang sitwasyon o yung kanyang kondisyon. Okay? Yan po ang gamit ng adjectives. At para makagawa po tayo ng mensahe natin sa English, gamit po itong mga adjectives na ito, gagamit po tayo ng salitang get. Okay? Pag sinabi naman natin get, dito na tayo sa kabilang slide. Pag sinabi natin get, sa Tagalog, pwedeng na o nagiging. Okay? Na o nagiging. Na kung saan itong get na ito ay gagawin nating kapareha ng adjective. Pagsasamahin natin sila. Kaya kung mapapansin nyo, get plus adjective. Okay? Na ang ibig sabihin ng get plus adjective, yung gustong ibigay na ideya nito ay ito. Gusto mo ilarawan ang pagbabago sa kondisyon o sitwasyon na mayroon ang ating pinag-uusapan. Okay? Basta isipin nyo, pag gagamit kayo ng get plus adjective, merong pagbabago sa kondisyon o sitwasyon ng ating pinag-uusapan. Yun ang gusto nyong ibigay na idea. Okay? Ngayon po, gumawa na po ako ng pattern natin para sa get plus adjective. Tatandaan nyo na lang po o kaya may babaguhin po kayo dito. Pagdating po sa pronoun, katulad po nitong he gets, ibig sabihin po niyan, siya ay na o kaya siya ay nagiging. Bahala na po kayo kung ang inyong gagamitin ay na o nagiging. Depende po yan sa salitang isusunod nyo kung alin ang bagay. Okay? Halimbawa po, ang gusto nyong ilagay dito sa siya ay na o nagiging ay sakitin. E di, syempre, ang gagamitin nyo ay nagiging. Mas bagay sa salitang sakitin. Sa English ay sick. Siya ay nagiging sakitin. So, ipinapakita po doon o nakikita natin doon yung pagbabago. Dati hindi siya sakitin, ngayon nagiging sakitin na. Yun ang gusto mong ibigay na ideya sa iyong kausap. So, pag in English natin yun, siya ay nagiging sakitin, he gets sick. At makikita nyo po yung sakitin dito. Ayun, sakitin, sick. Okay? Ganun lang po kadali at nakagawa na po agad tayo ng mensahe natin sa English. Gamit po ang get plus adjective. Ganun lang po kadali. Bali, ginamit ko yung he kasi ang tinuturo ko po ay lalaki. Pag she naman, babae. Okay? She gets sick. Ibig sabihin naman noon, siya ay nagiging sakitin, yung babae nagiging sakitin. Ganun lang po kadali. Kaya ang pinaka-importante, tandaan nyo na po itong listahan natin. Makikipos po, tapos makikisulat sa notebook, makikitandaan. Para pag gagamit po kayo ng get plus adjective, pipili na lang po kayo dito. Okay po? So, makikitandaan na lang po lahat itong ating mga salitang ito. Okay? Para marami po kayong magawang mensahe sa English gamit po ang get plus adjective. At dito na po tayo muli sa ating pattern. Okay? At meron lang po akong konting ituturo. Pag gagamit po kayo ng he, she, at it, yung get po natin sa English, lalagyan nyo ng s sa dulo. Kasi ang ginagawa po natin ngayon ay present tense. Ibig sabihin ng present tense, pang ngayon. At ang batas po kasi pag gumagawa tayo ng pang ngayon na pangungusap o sentence, ay nilalagyan natin ng s yung get
natin kapag gagamit kayo ng he, she, o it. Okay? Pero pag we, they, you, o I, walang s po, kung mapapansin nyo. Okay? Yun po yung batas sa present tense. Okay? Pero pag pinangalanan natin yung tao, tapos isa lang yung bilang ng tao, pag pinangalanan natin yung tao o bagay, tapos isa lang po ang bilang, yung get po natin, lalagyan nyo ng S. Kaya ito, Mario gets. Tapos ito, the river gets. Isa lang pong river o isa lang ilog. Okay? Yun lang po ang tatandaan nyo. Pero pag marami, kunwari Mario and Luigi, yung get po, hindi natin lalagyan ng S sa dulo. Okay? Ganun lang po kadali. Ha? Dito sa pattern natin. So, makikitanda na lang din po ito para makagawa na rin po agad kayo ngayon ng mensahe nyo sa English sa madaling pamamaraan. Basta, huwag nyong kakalimutan ha. Yung ideya po na gusto nyong iparating ay yung pagbabago. Inilalarawan nyo yung pagbabago na meron doon sa tao, bagay, hayop, lugar o ideya. Okay po? So, isa pang halimbawa kung gusto nyo. Ito po tayo kay Mario. Subukan natin. Si Mario ay nagiging maayos. Ano sa English ang maayos? Well, di ba? So, Mario gets well. Hanapin natin dito yung well. Alam ko meron dito yon. Maayos, well. Okay? Tapos, itong clear, malinaw. Subukan natin dun sa ilog. Pwede, di ba? Ang ilog ay nagiging malinaw. The river gets clear. Okay? So, nakagawa na po talaga tayo ng mensahe natin sa English. Gamit po itong get plus adjective. At ang pinaka-importante, tandaan nyo yung ideyang gustong iparating, yung pagbabago. Inilalarawan nyo yung pagbabago na meron doon sa tao o bagay. Hayop, lugar o ideya. Okay? At sana makikitandaan na po ito para makagawa na po kayo ng maraming English sentence nyo gamit ang get plus adjective. Okay? So, ngayon po, tinatapos ko na po muna yung ating leksyon. Sana may natutunan po kayo sa ating leksyon. And thank you very much po ng marami kay Sir Nat, kay Mameling Tambong at from Bicol. Sana maayos po ang inyong kalagayan. At thank you din po sa mga iba pang sumusubaybay at sumusuporta sa ating channel. Salamat po sa tiwala. Good day po muli sa inyong lahat.